Summary kanina, no, before we start with our quick review on the family code. The summary is a common law partner or cabit is entitled to a share in the condo, no, kasi very specific yung example natin on the condo that they're staying, first under the provisions of the civil code on common on co-ownership. So ibig sabihin, proof of yung contribution, but there's also a provision on yung contribution based on yung physical effort of the common law partner. So common law partner can claim her share based on his or her contribution on the upkeep, no, or upbringing of kids. So normally nauwi yan sa 50-50. Okay, today let's discuss some basic, no, provisions in the family code for purpose of a review in the ano to yung real estate, no, board exams. Am I clear, class? Okay pa ba tayo? Huh? Yes, prof. Yes, okay, prof. So yan mga yung provisions ng marriage, no, just a quick review dahil ito contentious na issue to ngayon, no, especially sa yung growing development in many countries on yung same-sex marriage. But let us be clear, under the family code, under our laws, that Article 1 defines marriage as a special contract or permanent union between a man and a woman. So very clear under our family code that the two persons should be, one is a man at saka yung isa woman. So ito yung hindrance, no, sa mga tinatawag nating advocates for same-sex marriage, because under our laws hindi pwede yon, no, because under Article 1 it should be the party should be a man and a woman, a special contract of permanent union. So ito lang importante na malaman natin, no, sa family code na the marriage should be between a man and a woman. There's a challenge on this, no, class, umabot sa Supreme Court. But the Supreme Court said that yung provisions natin sa under our law, no, specifically yung family code natin, very clear that the marriage is between a man and a woman. So natalo yon, no, yung petition, umabot sa Supreme Court. The Supreme Court denied yung ano to, yung petition. Basically yung petition, gusto ng petitioner yung same-sex marriage. So medyo hindi pa ready yung ano to, yung bansa natin, unless Congress enacts a law which will amend yung family code, or the Supreme Court will make another interpretation of yung law. But the Supreme Court will have to declare this particular provision, yung Article 1 ng family code, as null and void. So as it is, hindi pwede, no? So yung dito naka-highlight sa baba din yung marriage settlement. Ano to, no? Palaging lumalabas sa board exams to, class. Favorite question sa board exam, no? Ito yung tinatawag na prenuptial agreement, no? Sa marriage settlement is another term for prenuptial agreement. Ibig sabihin lang diyan na before or on the celebration of the marriage, yung prospective na husband and wife, they agree on yung property relations. So later we'll be discussing that, ano yung mga types of property relations na pwedeng pag-agrihan ng mag-asawa. But in the absence of yung marriage settlement of yung or yung prenuptial agreement, no, so that's siguro at least, no, more than 99% of Filipinos wala namang prenuptial agreement, kasi yung mga prenuptial agreement para do yan sa mga mayayaman, no, or sobrang yaman, no. Even yung mga mayaman hindi wala masyadong ganyan, no, na mga arrangements. In the absence of yung marriage settlement o di ba yung prenup, the presumption is yung tinatawag na absolute community of property. Ganun lang, no, ganun ka simple. Kung walang kasunduan na ang tawag diyan is prenuptial agreement or marriage settlement, ang property relations ng mag-asawa is absolute community. Ibig sabihin, no, general rule, anong property ni Mr., property ni Mrs., and property ni Mrs., property ni Mr. There are exceptions to that, no, but generally yun yung
presentation. Meron ding mga kasalan na hindi natutuloy, no, because of that, no? Siguro if you can recall mga celebrity na isang newscaster na babae scheduled to be married tapos hindi natuloy because she was asked to sign a prenuptial agreement, ayaw niya. After that, nabalitaan na lang na hindi sila nagkatuluyan. You have also celebrity couples na sila mismo yung nag-agree, no? Yung sikat dyan, of course, si Senator Kiko at saka si Sharon Cuneta. Diba? Ito Senator Kiko who insisted na may prenuptial agreement. Kasi syempre, alam natin si Sharon is wealthier than him, no? But he insisted. He was the one who insisted. And you have also Chis Escudero saka si Heart Evangelista. Lalabas kayo sa board exam yan, class? Mga ganong type of questions? We don't know, no? Yung mga ganong type of mga trivia. But that is something that will enhance yung ano to, yung memory natin, no? Once we know na may sa mga celebrities, pinapractice na yung prenup. Then you have yung essential requisites. Just a quick review lang because it's a review class. Sinabi dito under Article 2, no, no marriage shall be valid unless these essential requisites are present. Legal capacity of the contracting parties. Second time, na under the Family Code, that it's mentioned that the contracting parties must be a male and a female. No, kanina Article 1, ngayon Article 2. Ibig sabihin, kung kinasal kayo, parehong sex, then you don't have the legal capacity under our law, no? Under Philippine laws. Then pangalawa, consent freely given in the presence of the solemnizing officer. So ibig sabihin, yung you accept, no, each other as husband and wife. So legal capacity, consent. These are the essential requisites. Then formal requisites ng marriage, no, naka-highlight yan, class. Authority of the solemnizing officer. Dapat yung nagkakasal, authorized, no? Sino nag-authorize? There's a government agency, no? Accrediting yung mga pastor, no? Yung mga imam, no? Yung mga priest natin. Then pangalawa, valid marriage license. General rule, may mga exceptions yan. Pag-uusapan natin quickly. Then third, marriage ceremony. Okay, authority, valid marriage license, then marriage ceremony. Okay, yung marriage ceremony, it's stipulated that it should take place with the appearance of the contracting parties before the solemnizing officer. So take note dito, mukhang bawal yung online, no? Kasi nakalagay dito appearance, this is interpreted as personal appearance of the contracting parties before the solemnizing officer and their personal declaration that they take each other as husband wife in the presence of not less than two witnesses. So mga kun lang mga detalye, no, kung tanungin kayo sa board exam, ilan yung minimum number of witnesses should be not less than two. Okay, these are formal requisites, na kanina essential requisites. It's stated that absence of any of the essential or formal requisites, no, ibig sabihin hindi present, hindi na comply, shall render the marriage void ab initio. Okay, maging void yung kasalan. May mga exceptions diyan under Article 35, no? But generally isipin lang natin yung na pag-usapan natin kanina, yung essential at saka formal requisites, kung wala yon, sabi ng batas, void yung ano to, yung kasalan. Then defect, no, defect in any of the essential requisites shall not affect the validity of the marriage, but the party or parties responsible for the irregularity shall be civilly, criminally, and administratively liable. Yung edad, 18 years or upwards, no? Tapos, not under any of the impediments mentioned in Articles 37 and 38. Pag-usapan natin yan. Generally, should be, this is the third provision, no? By the way, class, na stated yung sex ng parties.
should be male or female. Tapos at least 18 years or upwards. Tapos what about yung religious na rite? No, yung ceremonies, 'di ba? Iba ba yung religion natin? No, we have yung Catholics, Protestants, no, mga Muslims. Yung family code natin nagsabi na wala namang prescribed form of yung religious ceremony. No, wala namang sinabi na ganito yung batas mismo because the law also respects yung religious freedom. Ang importante lang yung personal appearance, no, nila before the solemnizing officer. Pagkatapos yung declaration nila that they take each other as husband and wife before the in the presence of at least two witnesses. Tapos yung declaration, di ba, pagkatapos ng kasalan, it's contained in yung marriage certificate. It should be signed by the contracting parties and their witnesses and attested by the solemnizing officer. Then sa board exam natin, class, paborito yung question, tinatanong palagi yung marriage in articulo mortis. Now, I saw a lot of questions sa board exam repeated over the years. Yung articulo mortis, no, na marriage. So what is this? At the point of death. Now, one of the parties, wala pa naman nakikita niyo yung both parties are in the at the point of death, normally isa lang siya, no? So pagkatapos of course at the point of death na siya, 'di ba? Nakikita niyo social media kung minsan sa hospital yung isang party mamamatay na, but yung naiwan, no, na partner is willing to ano to enter into marriage contract. Of course, hindi na the other party is not able to sign yung marriage certificate kasi at the point of death na, sufficient lang, no, sabi ng batas that one of the witnesses to the marriage will write the name of the said party, and that shall be attested by the solemnizing officer. Okay, sa purposes natin, no, sa board exam natin, yung term na articulo mortis, no, marriage the point of death. Then sino pwedeng ano to, sinong pwedeng magkasal na, yung persons authorized to solemnize yung marriage. Of course, number one diyan yung mga huwes natin, member of the judiciary, no, within the court's jurisdiction. Take note, yung mga korte natin may mga jurisdiction yan. Yung mga regional trial court natin, within the region lang yan, na they can solemnize yung marriage. No? So for example, if the judge is from ano to, from Iloilo, hindi siya pwedeng magkasal, no? Or mag-solemnize ng marriage dyan sa Manila. No? Because within the region lang siya ng husgado. But if you're ano to, if you're a justice of the Court of Appeals or the Supreme Court, no, sa buong Pilipinas 'yan, no, because 'yun yung jurisdiction nila, buong Pilipinas. Then you have yung mga huwes, then you have yung mga priest natin, rabbi, imam or minister of any church or religious sect duly authorized by his church or religious sect. Okay, dapat yung mga pare, mga pastor natin authorized, no, by their religion, pagkatapos they should be registered with the Civil Registrar General. So ito yung opisina pala ng gobyerno na nagrehistro ng mga persons, no, yung mga religious officers natin, Office of the Civil Registrar General, no, then acting within the limits of the written authority granted by his church or religious sect. So yun yung kanatin, limitation, dapat may authority siya doon sa simbahan niya. Then under the law, no, kasi pala ang daming tanong dito, no, ano yung mga religion ng parties na ikakasal. Under Article 7, no, yung authorized yung ano to, yung pare o pastor, but at least to do that if one of the contracting parties belongs to the solemnizing officer's church or religious sect. Diba, you heard about yung mga iglesia, no, mga SDA, Baptist, ano to, Catholic, no, or Protestant, may basis din yung ano to, yung request or even requirement na before na sila mag-solemnize ng marriage, at least isa naman, no, doon sa contracting party should be a member of the religion. But yung iba naman medyo strict,
No, they will not solemnize marriage kung yung parties are not their member of their religion, and that is within no the ano to the discretion of that religious organization. Ang requirement lang ng batas isa, no, at least one. You see, outside of yung ano to, outside of yung na-mention natin na mga persons, no, yung huwes, pagkatapos yung mga religious na mga na persons, no, yung mga pare, pastor, imam, no, mga ganon, pwede rin mag-solemnize ng marriage yung ano to, yung kapitan ng eroplano or barko, no. There are certain exceptions lang, no, or specific ano to, yung provision when can this person solemnize yung marriage. Then of course there's also another situation, yung military commander of a unit to which a chaplain is assigned. No, so kung may chaplain, siya yung kakasal, but there are instances, no, na yung mga chaplain natin hindi naman sumasama sa military operation. Pwede rin yung authorized pala ng batas yung mga military commander of a unit. So for example, yung company commander or platoon commander, no, then suddenly ano to, no, gusto magpakasal ng parties, no, especially those parties na at the point of death, then they're authorized, no, to solemnize yung marriage. Then sa mga OFWs natin, no, na nagtatrabaho abroad, pwede yung mga consul general natin, consul or vice consul, they can solemnize yung kasalan. Then what's the requirement? No, that's the yung mga saan ba i-solemnize yung marriage. So the requirement under Article 8 is it should be solemnized publicly. No? So kung sa huwes yan, in the chambers of the judge or open court, sa simbahan naman, chapel or temple, no, ang requirement lang naman it should be public. So sa opisina ng consul general, consul or vice consul. Then there are cases of yung marriages contracted on the point of death. Okay, so yung ano to, kung saan ano to, saan located yung parties, no, exact location where one of the parties is considered in articulo mortis. And there's also provision sa family code natin yung remote places, yung kasalan sa mga malayong lugar talaga. No? These are mga rare instances, no, kasi karamihan naman talaga is yung mga kasalan medyo ano to, nasa simbahan, no, sa huwes ba. But there are instances that marriages are being contracted in very remote places. So nilagyan na rin ng provision yan under the family code. Pero kung may mga ano to, may mga places na outside of those mentioned natin, kailangan ng request yan ng ano to, request ng parties on the solemnizing officer. For example, gusto nilang ikasal sila diyan sa Boracay. Andiyan ata si Mr. Rodel, sino to? Kanina nakita ko, maingay. Mr. Rodel, are you in Boracay? Sorry, sir. Oh, yung narinig yung ano to, kwento mo, no? So kung gusto mong, for example, kakasal ka sa Boracay, na i-request mo. Gusto mong ano to, naka ano bang mga events diyan sa Boracay, Mr. Rodel? Yung mga activities diyan? Mga water sports, sir. Yung lumilipad ka nga, anong tawag? Yung water, ano yung para tawag sailing, nga diyan? Sir. Para may sailing. May isa pa eh. Ha? Paragliding. Oh, yes sir. Oh, ang tanong diyan, for example, kasi andiyan na si Mr. Rodel. For example, gusto mong kakasal ka while you're in paragliding, pwede ba 'yon? Hindi sir. Hindi. Pwede? Hindi pwede. Yes sir. Except in Kwanlan naman, sinasabi lang naman ng batas. Nag-request ka sa solemnizing officer, for example, may kaibigan ka na pastor. Pastor, no? Pwede. Yan, no? So, you request, yung parties mag-request solemnizing officer under oath. No, na ito yung sa bahay or sa ibang place, yung gusto mong, ano to, i-conduct yung kasalan.
sino nag-i-issue ng marriage license? It's issued by the local civil registrar. Now, in the city or municipality where either of the contracting party habitually resides. Now, except in marriages where no license is required. For example, na-mention natin kanina yung mga ano to, yung under deaths under exceptional circumstances or articulum mortis marriages. No, these are marriages na hindi required, no, yung ano to, yung marriage na mga licenses, no, dahil nga in special cases siya, no, or yung marriage na, for example, yung ano ba yan, yung sa kanina yung mga military commanders, no, military operations. Okay, so you have also situations of marriages between Filipino citizens abroad. No, take note, Filipino citizens abroad, no? They can be solemnized before a consul general, consul, or vice consul. Okay, itong mga OFW natin, what is the relevance of yung mga marriages being solemnized by yung ano to, consul natin, no? Or dun sa mga embahada natin. The relevance is it's as if they are married, no, within Philippine territory. Kasi yung mga embassies natin, they're extension of our territories. Yun yung pagkakaiba. Kaysa, for example, kakasal ka sa Las Vegas, Nevada. No? So, tapos ang nagkasal sa'yo doon, isang pastor na Amerikano. No? So, hindi siya covered under Philippine laws, no, kasi hindi naman siya solemnized within Philippine territory. So obligation ng mga consul natin, no, na gumawa ano to, na mag-issue ng marriage license. Then pagkatapos yung duties of the local civil registrar saka solemnizing officer. So dual duty ng mga consul natin for marriages performed by them. Then you have tinatawag na yung marriages in case either or both of the contracting parties not having been emancipated by a previous marriage are between ages of 18 and 21, they shall, in addition to the requirements of the preceding articles, exhibit to the local civil registrar the consent to their marriage of their father, mother, surviving parent, or guardian. Kailangan lang ng consent. No, so kung, or persons having legal charge of them in the order mentioned. So, requirement of yung consent ng parent. Pagkatapos, anong epekto kung walang consent? No, so, let's discuss that later. There's also yung requirement ng parental advice under the family code. So, yung consent, shall be manifested in writing by the interested party. So, who personally appears before the proper local civil registrar or mag-submit lang ng affidavit of consent made in the presence of two witnesses. So, yung consent, it shall be recorded, no, in both applications for marriage license. Then the affidavit, if one is executed instead, shall be attached to the application. You have also yung marriages between 21, kanina 18 to 21, 21 to 25. Yung requirement dyan is advice na lang. No? Ibig sabihin, even if you don't get the consent, the marriage will proceed. No? So ang term dito, yung advice, hingi ka ng advice ng parents mo of your intended marriage. Kung hindi makuha ng ano to, parties yung advice, no, madidelay lang. Or unfavorable, yung one of the parents will, ano to, will, is not agreeable to the marriage, ang marriage license shall be issued till after 3 months. No? Take note dito, class, yung period of time lang na panahon siguro, pag-isipan ng mga parties kung tutuloy ba yung kasalan. No? This is for those parties between the ages 21 and 25. Then dadaan siya ng publication. Ipapublish pa yan.
tapos sworn statement by the contracting parties na they sought advice, no, pagkatapos either hindi nila nakuha yung advice, no? So mga ganun na mga requirements, so ilalagay lang yan sa ano to, sa sworn statement, no? That will be subject to publication. So may delay tayo, no, in case na ano to, parents are objecting for those parties between the ages 21-25. Kung more than 25 ka na, you don't need, no, you don't need yung mga ganitong type of documentation. Matanda ka na, no, so you can decide on your own without getting any parental advice, no, from your parents. So in addition to parental consent or parental advice, no, as the as the case may be, kailangan isama mo yung ano to, yung certificate, no, issued by yung priest, no, imam or minister. Okay? And ano pa to dito nakalagay? Marriage counsel or duly accredited by the proper government agency. Ito yung sinasabi natin, 'di ba? Magpakasal ka, kailangan ka ng marriage counseling, no, mga documentation works. So ito yung mga preparatory work, no. Lahat naman siguro tayo dito married ba? Class? May single pa. Ano, wala na kayo? Meron pro. Marami pa pong single, sir. Ah, marami pa ba? Oh, yung mga single at least mapakinggan niyo, no? Yung mga single, yung married naman, ma-realize nyo, baka may mali doon sa kasalan, no? Baka pwedeng ipaano na yung kasal namin kasi may lapses. Na meron kasi ganun na naka-realize na sabi nila hindi namin sinunod. No? Hindi naman sinunod yung proseso, bakit kami kinasal? Meron bang ganito sa class? No, hindi dumaan ng marriage counseling. Walang parental advice. No, tapos sa kinontrata na lang yung mga ano to. 'Di ba merong mga naglalakad diyan sa Manila City Hall, yung mga operator diyan? 'Di ba? Guys, kung gusto mong mabilis na kasalan diyan, sabi nila merong nagano to, nagpa-package na diyan. Ha? Express marriage. Yeah, express marriage, 'di ba nakikita mo sa mga advertisements sa newspaper, 'di ba, social media? Sila nang bahalang mag-asikaso. Ingat-ingat kayo diyan, no? Kasi kung tinan mo naman, you don't need these persons actually. Hindi naman complicated na mag ano to, magpakasal. If you want sa huwes muna, yung tinatawag nilang mga private marriage na hindi muna sa simbahan daw, no? So, it's not very complicated. You do it by yourself na. Punta ka lang sa ano to, sa city hall or munisipyo. O yung tanong natin si mayor, pwede pa bang magpakasal si mayor? Last? Kasi hindi na mention si mayor kanina. Yes, pwede sir. Pwede, sir. What's the authority of the mayor to solemnize marriage? Yung power vested on him by the government as the public official. General answer niya, no? Under the local government code natin, authorized yung ano to, mayor. Sa family code, hindi siya authorized. Tinanggal si mayor sa ano to, sa... Kasi yung family code natin, di ba, 1988 ata to eh. Hindi sinama si mayor sa mga persons, di ba, kanina na sa enumeration. At pinakamaraming mga, yung mga kasala ng bayan ngayon, di ba, sikat na yan. Nagsusponsor yung mga LGU para to formalize yung mga common law relationship. Yung authority ni mayor to ano to, to solemnize marriage, nasa local government code natin. Very specific yan, yung authority ng mayor natin. Kasi yung iba nagtatanong, baka yung kasalan sa kay mayor, hindi kwan yan, legal. It's legal under, not under the family code, but under the, ano to, yung local government code natin. Yung mga marriage counseling, kung wala kayong ano to, wala kayong marriage counseling, hindi naman, ang epekto niyan, isususpend lang yung issuance ng marriage license. Now, for a period of 3 months. We don't know kung lalabas magandong type of difficult questions sa board exam, no? But we don't know yung temperament ng mga, ano to,
examiner. So kanina nakikita mo yung mga periods, 3 months, kung marriage ano to, advice, kung hindi mo nakuha, no? So dito naman, kung wala kang counseling, isuspend lang yung issuance ng marriage license mo for a period of 3 months from the completion of the publication. So yung mga periods so far, nakita natin 3 months, no? Kasi kung mag-issue ng marriage license yung isang kwan dyan, no, yung isang government officer, he shall be subject to yung tinatawag na administrative sanctions. But it shall not affect the validity of the marriage. No, valid pa rin yung marriage. Isa-sanction lang yung government official. Kaya ipackage mo na lang, bigay ka ng 10,000, no, 10,000, kami nang bahala. So yun ang sinishortcut nila. Wala nang mga counseling. So ang sabi na ng batas, pwedeng isanction yung mga officials ng government for proceeding with the issuance of the marriage license without yung requirement of counseling. Okay? So you have yung mga kasalan na yung hindi yung isang party hindi na makailangan ng parental consent or advice, no? For example, yung isang party is 18 years old, yung isa naman 30. Yung 30 pwede na yon, no? Wala no need for consent or advice, yung isa kailangan yon. Okay, so importante na ma-comply nila yung requirements of yung consent or advice, but the other one na medyo matanda na, no need, no, for compliance with these mga requirements. Then let's go quickly sa mga void marriages. Ibig sabihin ng void, walang visa from the beginning, no. Quick review lang tayo, no, class. Ano yung mga void marriages? Kinasal below 18 years of age, no, kasi yung statutory age natin sa bansa natin is 18 years old. So even with the consent of the parents or guardians, kasi may mga cases dito, no, na lumabas sa newspaper reports nga natin yung mga marriages contracted by cultural communities, no. Sabi, dahil sa tribu nila, authorized na yung babae kahit na 12 years old or 15, pwedeng ikasal. So hindi pwede yun, no? Because under unless there's a special law covering this particular cultural community, but under Philippine laws, no, magko-control. Hindi pwedeng ikasal yung isang party na below 18 years old, even with the consent of parents. And pangalawa, no, kung hindi authorized yung mga nagkakasal, void yan. Yung walang lisensya, bigamous or polygamous marriages. No, alam nyo ba yan? Ng bigamous, dalawang asawa, or polygamous, maraming asawa. The exception here is yung mga marriages contracted by our brothers, ano to, yung mga Muslim brothers natin. They have their own tinatawag na Code of Muslim Personal Laws. So ginagawa ng iba, nagpapa-convert, no, from Christianity to Islam. So naging opportunist sila, no, para gusto nilang mag-asawa ng dalawa o tatlo. Pwede ba? Class? No, gusto mong, for example, you're married ngayon to a Christian wife. Tapos gusto mong dagdagan yung asawa mo. So nagpa-convert ka into Islam. Tapos, nagpakasal ka. Pwede ba yun? Can you do that? Pwede. Pwede ba? So, sir, attorney, pwede po yan. Maraming gumagawa dito niya sa Saudi. Ayun pala, si Mr. Kwan, no? Kasi she's based in Saudi. Well, no problem, so, about yung Kwan, yung religion ng ano to, no? mga Islam, mga Muslim brothers natin. Because that is recognize, no, under yung Islam na yung pwedeng mag-asawa ng marami. 'Di ba? So under their laws, authorized 'yan. Kaya nga sa atin dito sa Pilipinas, we recognize yung karapatan, no, ng mga Muslim brothers natin because they are covered under yung Code of Muslim Personal Laws, which is also a law enacted by the national government, no, in favor of our Muslim brothers. Attorney, I have a question po. Sa Pilipinas, kasal po sila. Marami actually naghihiwalay na family dito. Pero dito kinakasal sila through Islam. Pero hindi siya recognized sa Pilipinas. Kinasal sila sa Saudi under Islamic law? Yes po, mga nagpa-convert pa yung mga iba. And napakadami, sobra. And then,
kasal sila sa Pilipinas, so iniiwan nila yung mga family nila. Pero dito lang po valid yung kanilang kasal. Sa Pilipinas, hindi. Yeah, so ang ginawa nila, nagpa-convert sila diyan, no? So they have proof na they have converted to Islam pagkatapos nagpakasal sila. Right? Parang ganon? Opo. Sa mga imam lang. And then, imam, kasi so, bawal po magsama dito ang hindi kasal. Pero kahit kasal sila sa Pilipinas, iniwan nila yung family para magpakasal. Iniwan nila or they also maintain their family sa Pilipinas? Some either, of them either. Din, yes, either po. May nag-maintain, may nilang pong iniwan talaga at taga-family na rin dito. So parang bawal. Yeah, so ganun po ang nangyayari. So that's the problem, no? Because yung ano to, pag convert niya into ano to, into another religion, although it's a personal choice niya, no, it does not ano to, it does not affect yung marriage niya as far as Philippine law, yes, is concerned, yes. No, kasi pagdating dito, based on our records, he or she is still married, no, for example to another Filipino, whether Muslim or Christian. Ang problem dito, for example, kung Muslim siya dito, Muslim siya doon, wala masyadong big issue yon. Nagiging big issue, for example, he is Christian here, married to a Christian partner, pagkatapos pumunta ng Saudi, no, pagkatapos gusto lang niya magpakasal dyan kasi as mentioned na ni Mr. Charlotte, kailangan niyang magpa-convert for them to stay in the same house. Diba? Mm-hmm. Tama ba? So, yun yung malaking problema, no, kung Muslim, walang problem, no, Muslim sa Pilipinas punta ng Saudi, no need to convert, no, kasi Islam na rin siya eh, no, so he will have to comply with the Islamic ano protocol ng Saudi. Of course, sa atin dito there's also yung Islamic na requirements, no, under sa Code of Muslim Personal Laws. Ang problema yung mga Christian dito, no, Christian dito, married to a Christian, pagkatapos pumunta ng Saudi, nagpa-convert sa Islam, kinasal dyan, no, sa Saudi. So yung marriage niya sa ano to, sa Saudi, of course it's not recognized under ano to, Philippine laws. Exactly, sir. So i-clear lang yun, hindi recognized yun. So pagbalik niya dito, he or she is still married under Philippine laws. Yan yung malaking problema kasi yung issue ng territoriality. No, ano yung batas sa Pilipinas, batas natin dito. Kung batas ng Saudi, batas din ng Saudi yon. So safe lang siya sa Saudi, no, ng mga requirements kasi mukhang mabigat yung, di ba, penalty, ano to? Yes. Ano pong penalty diyan na Mr. Charlotte sa Saudi? Prostitution po. Kapag nagsama na hindi kasal, ang kaso po ay prostitution, tapos may 100 lashes po pag nakulong sila. Oh, papaluin ka, no? In public ba 'yan? Sa kulungan po, sir. Marami na pong ganyan, apo. Marami na pong ganyan dito. Tapos yung passport po nila, tinatataka ng prostitution. So hindi ka na makabalik, no? Parang gano'n. Hindi po, hindi na makabana sila. Kaya ang ginagawa po ng mga Pilipino na gusto magsama, nagpapakasal kahit sa Islam lang, gano'n. Nagpapakasal sila out of parang ano to, convenience, no? Yes, for their flesh, sure. Oo. Yan ang reality niyan, guys, na it's really hard to judge people because syempre out of requirement, no, kailangan magtrabaho abroad. We may have some moral standards, but yon, no, that's the situation, no. Dumaan ng mga ano to refinements over the years. Ano ba talaga tong psychological capacity, sira ulo, no? May problema yung one party, no. Kasi sinasabi nito, one party is psychologically incapacitated to comply with the essential marital obligations of marriage. That is the yung clause. At the time na kinasal kayo, hindi mo ano to, no? You're psychologically incapacitated. And then the only way to prove that is, no, of course, yung parties mismo, then pangalawa, expert witnesses. So kaya nga may mga requirements, no, yung mga psychiatrists na kailangan ng opinion nila, like, to the point na para na rin siyang parang factory, no, lumalabas na may mga pro forma na mga ano to, mga studies, no, kaya nga lumabas na
very expensive to have your marriage annulled in the Philippines. Mas murang magpakasal kaysa magpa-anal. Tama, class? No? Tama. Tama no? Po. Yes po. At tapos wala pang assurance kung ma-approve. Yes, no, dadaan ka, no? Kaya ayaw ko tong tanggapin yung mga ganong cases, itong mga annulment. Kasi kung tingnan mo, it's really parang, para siyang ano to, aside from the fact that you're contributing sa ano to, breakup ng marriage. Pangalawa, para wala siyang challenge. No? Para sometimes gawa-gawa na lang ng mga parties o gawa-gawa ng mga lawyers just to prosecute yung annulment na case. So, pangalawa, parang negosyo. Lumalabas na negosyo. No? Then pangatlo, may mga judges, no? At saka yung mga, especially here sa Mindanao, sa Cotabato, naging suki. No? Magpa-annul ka, magpackage ka, magbigay ka ng ganitong amount, then o process yung annulment, although yung judge saka yung clerk of court niya, they were prosecuted, no? They were removed by the Supreme Court sa serbisyo. Sa atin lang for our purposes, no? For board exam purposes, the ground for annulling a regular marriage is through psychological incapacity. Yan lang, no? So, dadaan yan ng process. So, sabi nga dito sa Article 36, even if the incapacity becomes manifest after its solemnization. Ibig sabihin, after kinasal kayo, after 1 to 2 years, naging psychologically incapacitated yung one of the parties. Sometimes, although pinagbabawal yung ano to, yung parties na they mutually agree, no, to annul, dahil dapat daw ano to, genuine yung incapacity. The real score is actually sometimes the parties will have to agree na yung one of the parties is really psychologically incapacitated. Now, normally ang nag-absorb niyan yung mga lalaki. Attorney, huh? Saan naman papapasok dito yung sinasabing arranged marriage? Kasi ang daming nangyayari po, 'di ba? Especially ata yung mga yan sa Islam po. Diyan sa Pilipinas may ganyan din, 'di ba? Yung mga arranged marriage. Yeah, if it is allowed under yung Code of Muslim Personal Laws natin, yun lang kasi nagiging exception dito sa Pilipinas eh. Yes. Yung other na mga cultural communities, wala silang special arrangement or special law. So, outside of the Code of Muslim Personal Laws, all other cultural communities, no? Sabihin mong Igorot ka, no? Or Tasaday ka ba? Or Tiboli dito sa Mindanao or dyan sa Visayas na mga cultural communities natin, they are bound to follow yung national law. Okay? Kasi sir, may mga iba dyan na arrange, sabi mo nga na arrange. Do you agree ba, class? Anti-poor to, no? Kasi kung wala kang 100,000 o 200,000, you cannot avail of this law. Unless of course may mga abogado ka na kilala, na kaibigan mo, no, na practically walang gastos. But you have to pay yung filing fees, you have to pay yung publication, mga ganon. But hindi siya patas na batas itong ano to, yung law on psychological capacity, no, as basis to annul a marriage. Dumadaan ng debate na rin to, no, sa Kongreso. They want this to be relaxed. Alam niyo ba, class, na yung Pilipinas is one of the strictest countries, no, in the entire world in terms of yung mga annulment. Mas stricto pa tayo kaysa Italy na andun yung Vatican or even Spain, no, or Portugal, or these are countries na supposedly strong yung Catholic tradition. But of course, dadaan din ng ano yan, objection sa biggest institution natin dito, which is yung Catholic Church. But meron na, no? Yung sinasabi nilang, for example, hiwalay na kayo for, ano to, more than 5 years. No? Hiwalay na kayo for more than 5 years, you don't need psychological capacity as basis. Parang dumaan na sa kupan niya, no? Medyo may acceptability na sa Congress natin yan, naabutan lang ng yung change, no, ng ano to, yung administration. Di ba, do you agree ba, class? Yung mga matagal na naghiwalay, for example, 10 years na naghiwalay, no, so you don't need ano to, or
Yung iba, kailangan i-attest lang ng ano to, i-attest lang ng religion nila. For example, yung si ano to, si pastor, no? You can attest na oh, 10 years na hiwalay na yung mga mag-asawa na yan, hindi na magkasama yan. So yun yung kailangan i-prove na lang sa huskado for you to annul yung marriage. So there's a clamor dyan, no? Because ang statistics sa Pilipinas, maraming mga mag-asawa na naghiwalay but they cannot ano to yung continue with their own lives or marry another person because they cannot afford, no, yung very expensive na annulment in the Philippines. So rather than magpa-annul ka, gamitin mo na lang pangbili ng bigas yan. Diba, class? Or ano to, paaral mo na sa mga anak mo yan rather than spending 200 to 300,000, no, just to start yung annulment proceedings. Void, no? Quick review lang tayo. Ang tinatawag na incestus, ascendants saka descendants, bawal. Brothers and sisters, bawal. Okay? Void yan. Yung blood collateral relatives up to the fourth civil degree. So how do you compute yung civil degree? Paano may compute yan, class? No? Magbibilang ka, paakyat palagi, no? Nakalinya. For example, anak ka, anak, ano yung relation mo sa first cousin mo? So, akyat muna sa, ano to, sa parent mo. Parent, tapos sa grandparent, bababa sa uncle. That's third, so bababa sa first cousin mo. So, yung pinagbabawal actually, yung marriages ng mga first cousins. Whether legitimate or illegitimate. So yung second cousins, pwede na siya. No? But yung first cousins, it's prohibited. It's void for reasons of public policy. It's also medical reason. No? Dahil yung mga magpipinsan na ano to, kinakasal, di ba, yung mga nabasa natin, yung mga royalty, na they want to maintain yung power within their circle, nag-exhibit ng abnormalities yung mga anak. Kasi yung medyo related. Ang tawag niyan? The XY chromosomes. Ha? RH compatibility. Oo, yung mga ganun, di ba? That's really may medical basis pala yan. Yung mga related, XY chromosomes nila. Oo, related parties, di ba? Sa, dyan sa Europe. In order, kaya nga yung mga, di ba, if you read yung history ng Europe, yung mga countries ng Germany, Austria, even England, no? Ano to? Related. Yung ano to, yung mga within the yung mga hari, no, magkakapatid, mga brothers, no, para walang gera, they marry yung kapatid, anak ng kabila, no, ganoon. So to the point that kung sa animals ang tawag niyan, ano yan, inbreeding, no, tama yun ba yung term? Yung mga, kasi ako I was breeding yung mga kambing, no, or yung mga baka. You have to change pala yung ano to, yung toro mo, no, or yung mga ano to, in order to develop yung ano to, yung breed. Kasi kung magkakapatid na yan, mauwi na hindi malaki yung hindi sila healthy, no, tingnan, very sickly. So yung batas, what we're saying, yung batas meron ding medical basis. No? Step parents saka step children bawal, void yan. Parents in law, children in law, adopting parent at saka adopted child. No, although they're not related, no, kasi inadopt lang, bawal pa rin yan. Surviving spouse. No, magandang itanong sa kwento, no? Sa midterms natin or quiz, no? Surviving spouse of the adopting parent and the adopted child. That's void pa rin siya. So I'll be sending you materials, no, kasi we have very limited time, class, no. Para ko considered as done na tong lecture natin sa family code. Okay? Kasi we have ilang minutes lang ba tayo? We have 6 minutes, tama ba? Yes, bro. Yes. Yes, bro. Let's just
quickly brought over yung mga provisions that I'll be sending yung material sa inyo. This is covered, no? Sa midterms nyo. Surviving spouse of the adopted child and the adopter, no? Adopted child and a legitimate child, bawal pala class, no? For example, magkakapatid kayo, yung kapatid mo adopted, tapos yung isa legitimate child, tapos nag-asawa sila, void yan. No? Di ba merong mga ganong cases? Yes, it happens. Cases. No, it happens kasi hindi sila ano to, bawal yan, no? Then adopted children, hindi pa magkakadugo yung mga yan. But the law declares yung marriage nila as void for reasons of public policy. Anong ibig sabihin ng reasons of public policy? No, kasi hindi maganda tingnan magkakapatid na kinakasal. So by provision of law. Then yung 9 natin, between parties where one with the intention to marry the other killed that other person's spouse. Kala natin, kwanto no? Fictitious? O sa sini? Nangyayari din pala to. Pinatay yung asawa, then pinakasalan niya. Na merong ganun. Diba na pakinggan, nakikita lang natin yan sa mga palabas. But in actual practice, marami palang case na ganyan. Void yan, no, na marriage. Absence. Ito yung ginagawa ng iba. No? Tapos advice ng mga ibang unscrupulous na mga ano to. Siguro iba, nagpipretend ng mga lawyers. Yung spouse pinapadeclare na absent. No? Ibig sabihin na absent, hindi na makita daw yung asawa or mister, hindi na makita for 4 consecutive years. Okay? So, anong epekto? You can file a summary proceeding sa husgado, ang tawag niyan, yung declaration of presumptive death of the absentee. Kasi mas mura to than annulment. No? For example, hindi nagpakita talaga yung mister or for mga 5 years, 10 years, kaysa magpa-annul, na magastos, ang iba ginagawa nila, nagpa-file ng petition, no? For declaration of presumptive death of the absentee. Okay? Kaya nga, that, kung may order yung husgado, the order is still subject to yung reappearance ng absent na spouse na hindi maging final na dead talaga unless there's proof na pinakita na namatay talaga yung absentee. Pero in the absence of those ano to, evidence, the declaration is just a presumption. And what is the advantage? Yung advantage nun, pwedeng mag-asawa yung naiwan na spouse. No? Subject to reappearance ng absentee. Nakuha nyo, class? No? Ganun din yung remedy, yes, na, for declaration of presumptive death. Para lang pwede makapag-asawa dahil yung isang party has been absent for for 4 years, no, or more. 4 years. So summary proceeding lang siya, no, madali lang siya compared with yung regular na trial, because what you need is just to show some proof. No, for example, nalunod yung barko, sakay ng eroplano nag-crash, 'di ba, sumali sa gera, hindi nakabalik, or for whatever reason, hindi na taga nagpakita for more than 4 years, you can institute this type of action, no. Presumptive debt. No, yan ito na mention kanina, sumakay ka ng barko, no, or eroplano, or yung case na person in the armed forces, or person who has been in danger of death under other circumstances, no, and his existence has not been known for 4 years. Mga ganong type of instances. Now, in this case, assuming there's a declaration of presumptive death, that declaration, no, will be automatically terminated by the appearance, no, or reappearance of the absent spouse. So, pakita lang siya, tapos mag-execute lang ng affidavit of reappearance. Kasi pa-record lang yan siya, no, doon sa civil registry of the residence of the parties to the subsequent marriage. No, kung kinasal yung iniwan mo na asawa, ipa-record lang yan. You don't need another court action. Okay, so yung recording na yan, that has the effect of yung previous declaration. Yun na yung problema dyan, yung mga anak na ano to, anak na what if nagka-anak, no, yung
yung naiwan na spouse, the law considers them as legitimate. No? Tapos yung what about their ownership, no, na provision. Yung mga ano to, mga naiwan na property. So I'll be ko naman to konting provisions lang tayo, no? Class, no? So I'll just send it sa material natin, no? I think this is i-review niyo na lang to mabuti yung materials natin, no? Next mga voidable marriages, the marital fraud, okay? Prescription, legal separation, no? Pagkakaiba lang ng legal separation between annulment, yung legal separation mag-asawa pa rin kayo. But there are instances, no, under yung legal separation, yung abusive na party, no, binubugbog yung asawa niya, you can file a petition for legal separation, but yung marital relationship is still there. These are grounds for legal separation. Even lesbianism or homosexuality is a ground. Drug addiction, bigamous marriage, sexual infidelity or perversion. Okay? And finally, no? Ito pinaka-importante before we end up, yung mga kasalan between Filipinos at mga foreigners. Kasi inamend yung family code natin, binigyan ng karapatan yung mga Pilipinos, actually mga Pilipinas to eh, more of the Pilipinas, kinasal sila sa mga foreigners pagkatapos dinivorce sila abroad. For example, dinivorce sa Las Vegas, kawawa naman yung Pilipino natin dahil iniwan sila kasi kinasal sila abroad. Mga ganon. No? So, under Article 26 ng Family Code natin, they are authorized. No? They have the capacity to remarry under Filipino laws. Anong basis? By provision of law. Common din to sa real estate practice na na-encounter natin, no? yung mga Pinoy married to foreign, ayan sila. So ito yung particular relevant law, yung authority ng naiwan na Pilipino to remarry without need of undergoing yung tedious na annulment under Philippine laws. Okay, with that class, no, thank you for listening. You know, a review on the provisions ng family code natin together with yung provisions ng